Congratulations sa San Miguel. No, nag-champion sila. Well, yun na nga, di ba? Binili siya ng Magnolia yung laro. Lamang sila first three quarters nitong game na to. Ginamit nila advantage sila. Mas mabili sila yung pace ng laro, which is their advantage all throughout the tournament. Pero maganda rito sa San Miguel dahil ito mas malalim. Okay? Mas malalim at may experience. Okay? Numbers wise, individually, mas lamang yung Magnolia. Ang daming players dun na umi-score ng double figures. Pero sa San Miguel, may mga ginagamit sila na late pumuputok. Actually, dito sa game, nakita natin yung value ng Jericho Cruz. Okay? Last game, 30 points Jericho Cruz. Siya yung best player. Pero today, kahit 11 points lang siya, 11 points. Pero tignan nyo yung plus minus niya. Positive 11 ata, positive 12. So kahit 11 points, ang laki ng ibinabanon from 30 to 11. Pero tignan mo naman yung ginawa niya, yung efficiency niya, yung plus minus niya pag nasa loob siya ng court. Positive sa San Miguel. Oh. Si CJ malas nung nakaraang game, si Jericho ngayon baliktad, si CJ ngayon yung magandang ginagawa. At siya pa rin yung finals MVP ngayon. Si CJ yung finals MVP. Si CJ yung best player of the conference. Kaya, yun lang ang inilaban ng San Miguel. Mas malalim sila. Hindi na-sustain ng Magnolia yung Although, every 3 or 4 minutes na nagpapalit si Coach Chito. Every 3 to 4 minutes ng quarter, nagpapalit siya ng tao. Pero he is using the same people. Iniikot lang niya. Whereas doon sa San Miguel, diba, sa San Miguel is, yung championship voice. Kasi yung ginagamit ng Magnolia players, yun lang din yung pumupuntos sa kanila. Maganda ang dumidepensa sa kanila. At saka mas malalim yung bench ng San Miguel per position. Even, saan ka nakakita? Calvin Abueva is forced to guard bigger guys. Dahil small lineup yung ini-employ ng Magnolia. Doon pa lang kawawa na si Calvin. Nawawala yung effectivity ni Calvin dahil puro foul lang inaabot niya. Sipin mo, tinanggal mo si Junmar tsaka si Boatwright. Papasok mo si Rodney Bronreal at tsaka si Mototua. Meron ka pang Nonoy Baclaw at Vic Manuel na hindi pa naglalaro dahil injured. And remember, injured pa si Terrence niya na pinilit lang maglaro. So malalim. Kayang mag-rotate ni Coach George Hugot yun Lalo na dun sa small forward position niya na mas malalim. Trolliano, Teng, at saka si Lassiter. Ibig sabihin, yung small forward niya, pwede niya gamitin yun as guards. Diba? Si Jericho Cruz nga, combo guard. Pwedeng point guard, pwedeng shooting guard. Combo guard yun. Dalawang posisyon sa isang tao, sa isang gwardiya, malaking tulong yun para sa team. So yun lang, kasi kahit bumilis yung Magnolia, bumilis yung laro nila, pero isipin natin 48 minutes yun. Sa huli, parang naubusan yung Magnolia, kinapos. Banderang kapos yung Magnolia dahil pagod na takbo ng takbo. Tsaka, game 6 na yan. So, mentally, hindi lang physical. Hindi lang physical na fatigue yan. Mental fatigue na rin yan. Pero, congratulations pa rin sa kanila dahil nagawa nilang manalo ng dalawang sunod in a 7-game series. So, yun lang, malaking bagay. Na kasi si Boatwright, si Bay, nag-cancel out. Parang,
nawala yung effect ng imports, yung locals, yung local lineup nung mga teams na to yung nagdikta ng game. Nung magmula nung si Tyler Bay na kay Benny Boatwright, parang Benny Boatwright is nakontento na lang na magbigay ng, I mean, magparaya ng konti. Kasi si Tyler Bay na yung nakatao sa kanya. The same thing with Tyler Bay. Kaso ang kasama ni Tyler Bay at si Tyler Bay mismo, lawit ang dila. Walang magagawa, ganun talaga eh. So, yun lang pa.